Sit by myself, talking to the moon. Nice, guys. Hello guys! Welcome to our channel again. Today, gagawa tayo ng ampalaya salad. Have you heard this kind of salad? Ay nako guys, dapat itry nyo na. You must try this kind of salad. Ang sarap niya at ang healthy niya. So let's go! Samahan nyo ako! First in a bowl, lagay tayo ng tubig guys. And then, lagyan natin ng 2 tablespoons of salt. Ito yung pagbababara natin ng ampalaya para mawala yung pait niya. And of course, don't forget to wash all the veggies. Yan. Yung iba, hindi nila hinuhugasan bago nila iwain. Kasi sabi nila, ibababad din naman. So, parang hugasan mo na din. Ako naman, hinuhugasan ko na bago iwain. Yan. And then, ikat nyo yung tomatoes into bite size lang. Ako, bite size kasi yung amo ko, eh, kailangan. Kasi matanda na, medyo yung ngipin nila, mahina na ng buya. Ay, yung iba naman, pahaba yung slice nila, na parang paghiwa ng sibuyas. Nasa inyo kung paano siya hiwain. Discard nyo na guys, kasi hindi naman mag-iba ang lasa ng salad nyo, kahit anong klaseng hiwa pa yan. Yan. Hiwain nyo lang. Pwede nyo i-adjust yung kamatis. Pwede nyo dagdagan. Pwede nyo gawing dalawa o hanggang tatlo. Depende sa laki ng kamatis. Masasarap kasi yung maraming kamatis. Kasi yung kamatis may natural siyang water sa kanangan niya. And juice. Yan. Mas maganda. Yun. And sa ampalaya kasi meron talagang ampalayang mapait. Ito kasi ang ampalaya na ito. Hindi siya masyadong mapait. Lagi kong ginagamit ang ganitong klase ng ampalaya kasi hindi siya masyadong mapait. Meron kasi medyo kulubot yung ano niya, yung texture ng ano niya, ng ampalaya. Mapait daw yun. But hindi ko pa na-try. Pero they say na mapait yun. Yan. Iwain nyo lang siya ng maninipis. Maninipis kasi nga ano lang naman siya, hindi siya pang luto. Yan. Saka mas nabilis siya ano. Pigain niya mamaya. Ayan. Sige, hiwain niyo lang. Ayan. Hiwa lang ng hiwa. Actually, first time kong gawin to at ang sarap niya talaga. Napaka-healthy niya, guys. Try niyo din minsan. Gahol kasi ako sa oras kung mag-iisip ako ng dish ng gulay. Preparation, tapos time of cooking. And masyado nang kulang yung oras ko. But sometimes, late ako magsimula ng preparation. Ano kong mga ginagawa. And syempre, kailangan mo yung mas mabilis na paggawa ng gagawin. Kasi nga, hindi lang isang lutuin mo. Sometimes kasi, 3 to 4 na dishes pa yan. O ganon. With matching soup pa yan. Ayan, sige, iwain nyo lang ng maninipis.
feeling marunong sana, magaling sana sa paghiwa. Trying hard. Ngayon, hiwain naman natin yung ating shallot. So, yan, binalatan ko na siya. Pwede kayo magdagdag kung gusto nyo ng mas maraming sibuyas. Pwede rin kayo maglagay ng additional spring onion kung gusto nyo. Kung wala kayong shallot, pwede kayong gumamit ng yung bilog na onion, yung red onion. Mas maganda kung red onion, wag yung white. Kasi yung red onion, siya yung maanghang. And then, yung white, matamis siya. Basta sasa nyo na kung anong gusto nyo gagamitin. Kung anong available naman sa kusina nyo. Kasi kahit naman ang kasi ng sibuyas, masarap pa rin yung salad. Yan, sige. Bayan nyo lang. Ako sana gusto ko rin ng mas madami sana. Ano. Mas masadami sana ng sibuyas. Pero kasi ang ama, hindi siya pwede. So, ay, adjust lang yung katulong. Yan. Sige, bayan mo lang siya ng... And then, hiwain mo na siya ng maninipis. Yan, maninipis na siya para yung anghang niya eh. Hindi masyadong ano, sa isang kalat, ando na lahat ng anghang. Manipis lang. Hiwain mo na siya ng manipis. Yan, sige lang. Yan. Tapos, sa isang separate bowl. Yan. Yan, yun na. Ready nyo na yung ano, yung set aside nyo kanina, yung hiwa-hiwa nyong ampalaya. Yan. Ito na yung gagawin nyo. Pipigaan nyo na siya para maalis yung pait niya. Kung bear nyo yung mapait na ampalaya, wala ang problema. Pwede lang sa inyo. Pwede lang kahit huwag nyo na siyang pigaan at huwag nyo na ibabad sa asin na may tubig. Pero kung hindi nyo kaya yung pait na ampalaya, yan ang gawin nyo para mawala yung ano. Mawala yung pait. Yan. Nagata yung amo ko. Nandun. Hindi ko mga sinagot. Kasi maririnig sana yun. Kung sa salita ako. Yan, nakikipag-chikahan ng amo ko. Amo ko kasi, pag may ginagawa ako, nasa kusina ako. Minsan namupunta siya. O kaya dyan sa pintuan ng kwarto ko sisilip. Kaya alam nyo na. Kapag hindi ako masyadong ano, sa inbox o nag-chat, ay nako. Malamang, lagi akong kusap ng amo ko. Yan. Ayan. Ayan. Tsaka nakakatulong din kasi yung ano, yung asin para mapanatili natin yung creepiness ng ano natin, ang palaya. Yan. And of course, nakakaano din siya, nakakalinis ng gulay. I always use salt sa mga ano, nugasan kong gulay kasi nakakapatay siya ng bacteria. At the same time talaga, inaalis niya yung amoy, ibang amoy ng gulay. So guys, kung hindi kayo gumagamit ng asin sa paghugas ng gulay, you must use. And then, tinagman ko siya kung creepy ba siya. And, creepy nga naman siya. Ayan. And then, sa separate bowl, pagsama-sama nyo ng ingredients nyo, ayan. Gumamit lang ako ng 4 tablespoons of white vinegar. Kung alam nyo kulang yung vinegar, magdagdag lang kayo. Pwede lang yan. Ayan. Kung ano available na vinegar nyo, sa Pinas kasi ang available para man yung puting suka, diba? Kaya silver swan. Yung silver swan kasi masyado siyang maasim. Ayan. Lagay nyo na yung paminta nyo at yung ano, asin nyo. Tapos yung sugar. Yung sugar is I use lang ako ng ano lang yan. 2 tablespoons lang yan. Pwede rin kayo magdagdag kung ano yung ano nyo. Yung sweet reference nyo. Kung gusto nyo mas matamis, dagdag lang kayo guys. So, excuse me. Busog kasi ako. Kaya para akong ano, nadidighain. Ayan. Then, paghaluin nyo lang sila. Hanggang matunaw yung mga ano, mga, yung mga mga solid ano, ingredient. Like ng salt, saka ng sugar. Ayan. Ang dali lang talaga itong gawin, guys. And don't forget, pag sa mga ginagawa natin, lagi natin titikman, para alam natin kung ano ba yung kulang, at ano yung sobra. So, we can balance yung ano, taste niya. Nalagay nyo na yung ano nyo, ang palaya. Yan, napakasimple lang itong gawin, guys. This is my first time doing this kind of salad. Masyado na kasing short yung time ko at mag-iisip ako anong lutuin kong gulay para sa amo ko. Gawal na ako sa oras. So,
So, naisipan ko na lang, why not try ko naman mag-salad. Kaya nakita ko to. Sabi ko, why not, diba? Huwag tayong mga ano, huwag tayong nahiyang mag-try ng mga ibang lutuin. Yan. Kung wilang naman yung amo natin tumikin. Diba? Yan, sige lang. Yan, halu-haluin nyo siya para mag-mix siya. Yan. Kailangan kasi lahat ng ano, lahat ng ingredients maghalo-halo. And especially talaga yung suka. Kasi yung suka, need talaga. Pero dahil sa suka naman nilagay nyo, kahit mawawala talaga yung pait ng palaya. Kaya kung hindi kayo mahilig sa mga pait, okay lang. Kasi nga, naturally mawawala siya ng ano, ng suka nilagay nyo. Ayan. Ayan. Mix nyo na siya ng maayos. Feeling ano, no? Magaling. And then, isit aside siya ng 1 hour at least. A few minutes later. Heto guys, ready to eat na. Masarap to sa isda and another type of veggie. Let's go guys. Kainan na. Thank you for watching guys. See you in our next video. And please hit the like and bell icon para update kayo sa aming upcoming video. Thank you and bye-bye.